Hey, what's up mga bro? So, apat na buwan na nga ang nakalipas matapos nating makita itong larawan ng isang rookie sa NBA na hindi man lang ini-entertain ng mga media sa araw mismo ng media day. Dahil mas nagpo-focus nga sila dito kay Zion Williamson ng number 1 overall pick ngayong taon. Pero ngayong nagsimula na nga ang panibagong season ng NBA, kamusta na kaya itong si Goga Bitadze? At kakamustahin natin yung naging laro niya sa NBA. Bago muna yan, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. So sa kwento nito ni Goga ay napakarami talagang fans ang agad na nagsabi na aabangan nila yung karir nito sa NBA. Kasalukuyang naglalaro para sa Indiana Pacers itong si Goga. Bale, nagaanap ako sa YouTube ng mga game highlights niya at mabuti na nga lang ay meron para ma-review natin yung gameplay at game style niya. Sa 10 laro ngayon ng Pacers ay 6 dito ay nakapaglaro na itong si Goga. At kung hindi ako nagkakamali ay kasama na agad siya sa starting 5. Sa mga hindi nakakaalam ay 20 years old pa lang itong si Goga mga bro. Sobrang bata pa niyan tapos may height na 6'11". Sa mga nakita kong highlights niya ay may pagkakahawig nga dito kay Nikola. Ang una kong napansin sa kanya ay kaya niyang makipagsabayan sa takbuhan. Tapos napakasipag din tumipensa. Sa katunayan nga mga bro, nung kalaban nila itong Bulls, Cubs, Hornets ay may 4 na blanka itong si Bitadze sa bawat game na yan ha. Ito yung player na kinakailangan talaga ng Pacers, yung kayang mag-protect ng rim sa ilalim. Nag-average si Goga ngayong season ng 6.7 points per game, 5 rebounds per game at 2.2 blocks per game. Minsan tumitira din siya sa 3 at ang masasabi ko sa shooting form niya ay maayos mga bro para sa isang 6'11 na center. Ganyan yung mga nauusong sentro eh, yung may tira din sa labas. Hindi man ganun kataas yung average niya sa points, pero at least nagagawa niya yung role na kinakailangan ng Pacers. Napakabata pa nito mga bro, kung maalagaan lang ng maayos ng Pacers itong si Goga, panigurado ay magiging worth it talaga ang lahat. Si Jokic nga, 10 points per game lang nung rookie, pero ngayon gumagawa na ng 20 plus per game, diba? Naniniwala ako na kaya din niyang gawin yun mga bro. Kasi base naman sa laro niya ay walang kaangas-angas, focus talaga siya sa laro, sa hustle, sa rebound at sa blanka. Sa ngayon, pang-anim sa standing sa East itong Pacers. So far, so good yung itinatakbo ng team nila kahit hindi pa rin naglalaro ang kanilang star player na si Victor Oladipo. Nakakatawa lang tong mga media no mga bro dahil yung pinaka-inaabangan nilang player ngayong season na si Zion, ayun, nagsisuffer ngayon ng injury. Samantalang napakaraming mga rookies ngayon ang talagang nagpapakita ng galing. Tulad nito ni Goga, ni Ja Morant, at ni Tyler Hero ng Miami Heat, hindi ba? Hindi ako hater ni Zion ha, malakas siya maglaro yes. Pero dapat yung tingin ng media sa lahat ng rookies sa NBA, dapat pantay-pantay di ba? Pero ganun talaga, yung iba sinasabi na mas masarap maging underdog para less pressure at expectation. Ma-enjoy mo talaga yung paglalaro. Mahaba-haba pa tong season at tingin ko malayo pa ang mararating nito ni Goga Bitadze sa NBA. So ayun lang para sa video natin for today. Kung nagustuhan nyo itong video ay maaaring pakipress lang yung like at subscribe button para sa mas marami pang mga content na katulad nito. Thank you so much for watching this video mga bro, and this is the Bro TV saying peace bro.